Hi guys! So, I'm back with another video. For today's video, magsako ng aking mga binili na skincare. Okay? Skincare ko. Kasi, ayun, parang nag-crave ako sa skincare. I want something new. Mga binili ko dito ay Centella Asiatica. Yung itsura niya. Okay. Balag naman siya. Okay, ito. Madami akong binili, guys. And, ayan. Siguro pag na-e-strip ako, skincare lang bibig ko. Ito ay, ang bigat niya. Ang brand niya is Chain. Nakikita ko na din to sa TikTok. Pero, hindi kasi ako basta-basta nabubutol sa TikTok. Lalo na pag skincare. Bili ko Chain Vita Drop Serum. Meron siyang hypoferum rhamnoids. Basically, isa siyang brightening serum na merong ascorbic acid. So, vitamin C serum na may kasamang niacinamide and other extracts. So, matagal na talaga akong naghahanap ng magandang vitamin serum, vitamin C serum. Kasi, kapag naglalagay ako ng vitamin C serum, is ano lang, nangingitim yung mukha ko. Kaya, nag-stick na lang ako sa paggamit ng retinol tsaka salicylic acid. Yun na lang. And hindi na ako gumamit ng vitamin C serum. Kasi, bakit pa ako bibili? Sayang ko lang yung pera ko, diba? Pero, bumili pa rin ako kasi I just wanna try this serum na to kung magugustuhan ko. And, made in Korea siya. And, tinignan ko kasi yung ingredients niya. And, na-feel ko na okay naman yung mga ingredients niya. As in, kung makikita mo dito, very high quality, hindi tinipid sa ingredients. Eh, unang-una pa lang sa ingredients is yung fruit extract, hypoferum noids fruit extract, then pangalawa, glycerin. Kadalasan kasi sa mga skincare, unang-una palagi, it's either water or glycerin. Pero hindi, ito na una yung pinaka-active ng serum na to. Ayun, magaganda siya lahat, guys. And very promising yung ingredients. Meron din tong hyaluronic acid. So, may mga iba't iba siyang klase ng hyaluronic acid. Kaso nga lang, pinakadulo pa yung ascorbic acid. So, feeling ko mababa lang yung percentage ng ascorbic acid. Okay, ito, serum siya, guys. Next, ito yung pinakainaabangan ko, frankly, na Sika ATN HA Hyaluronic Acid Soothing Toner. So, Sika 80, Centella Asiatica Extra. So, bakit ako bumili na ito, guys? Kasi, nag-gain ako ng weight and sa kasabay nun, tinutubuan din ako ng stretch marks. And, maraming mga derma sa YouTube, lalo na sa ibang bansa, nire-recommend nila. Ang pag-prevent ng stretch mark is Centella Asiatica, Hyaluronic Acid, retinol, mga ganun. So, bumili ako nito. Ang mura lang nito, guys, kasi 260 ml to, tapos nasa 400 pesos siya. And, kung makikita nyo yung ingredients niya, very worth it para sa akin lang. Kaso nga lang kasi, hindi ko makita yung ingredients kasi naka Korean language siya. So, assuming na merong 80% dito sa pinakaunang-una. Unang-una, yun, 80%. Makikita nyo, ma'am. Unang-una sa ingredients na no, pinakamadami sa quantity is yung Centella Asiatica. So, good yun. Ito, guys, nabasa ko kasi dun sa description ng product, may mataas siya na Centella Asiatica, which is good. And, meron siyang iba't ibang klase ng hyaluronic acid, which is good din. Kasi, itong toner na to, hindi siya exfoliating toner, moisturizing toner, hydrating toner to. So, kung irritated or inflamed or irritated or feeling nyo banat yung skin nyo, dry, scaly skin, recommended ko ito yung mga gantong toner na hydrating talaga. So, yun. I'm so excited for this. Ito yung gagamitin. At saka, guys, gagamitin ko ito sa katawan ko since madami naman siya, feeling ko hindi siya mag-uubos agad. And kung mapapansin nyo,
kaya silk siya. Feeling ko naman guys, hindi ito yung watery consistency. Medyo malapot siya. Eh, para siyang pasing parehas ng Kadalabu na toner. Feeling ko na parehas ito ng consistency ng Kadalabu toner. Ayan. Watery na, hindi masyadong watery. Ganun. Pero hindi pala siya kaparehas, guys. Medyo ano to. Medyo liquid dito, liquid. Kaysa sa Kadalabu. Next naman, itong Kane Combo Balancing Ampoule Toner Kombucha Black Ferment 60% and Pantenol 1%. Tinry ko lang na bumili ng mga bantong toner. Kasi, actually, matagal na talaga akong natetempt na bumili ng mga bantong klaseng skincare na, mga skincare na fermented skincare, yung mga rice ferment toner, mga ganun. So, hindi talaga ako bumibili nun. Ang stick lang ako sa retinol and salicylic acid. So, I just wanna try this one. Ang pinaka-active is yung kombucha. Gusto ko talaga na bilhin is yung mayroong ginseng na active yung ingredients. Meron pala siyang free. Ito, kung nabilhin yung mayroong actives na ginseng kasi marami ako nababasa na promising results kapag gumamit ka ng ginseng. So, ayan, marami ako nababasa ng mga magagandang reviews na ginseng ang pinaka main actives ng skincare. So, ayun. So, next, apat yung binili ko, nag-hoard talaga. Hindi na nag-hoard. Whole skincare haul. Frankly, again. So, tingin ko guys, itong brand na Frankly is, magandang brand siya na hindi ka tinipid at hindi ka tinipid sa ingredients and quality pa and premium yung mga ingredients niya. Yung benefits niya, makikita mo yung benefits sa skin mo. Ito yung Frankly. Feeling ko mara-recommend ko siya, pero itatay ko muna. Kasi nakikita ko na, ang galing nila mag-formulate para sa akin ha. Based lang sa mga nakikita ko na mga products na nire-release nila. Guys, this is also a toner. So, hindi pa ako nag-skincare, guys. Wala ko mag-skincare. Pag-combine nyo is itong glycolic. Frankly na glycolic. Ito nga pala, HA, then amino acid, and then yung kombucha. Yun yung pagkukombohin ko. Tingnan natin kung maganda siya pagkukombohin. So, yun nga, yung Frankly. So, tingin ko, ang brand na yon, yung Frankly is hindi tinipid, quality products, and maganda yung mga formulation nila, and higit pa dun, affordable, and yung product is maglalast talaga ng months or years, as in, hindi mauubos ng isang buwan, ganun lang. Piling ko mararecommend ko siya, Frankly. So ito siya, clean yung gagamitin ko, yung kombucha toner. Hindi ako gumagamit ng cotton. I just apply directly to my skin. So, ayan. Lagi ako nalagay din sa ko. So, maganda naman yung first impression, maganda tong product na to. Medyo sticky siya. Pamilagay mo na. Ayan. Pero tapos, mabilis lang din ma-absorb. Kung titignan nyo, konting lagay lang, marami ka nang mabilis siyang ma-spread sa mukha mo. Ayan, mabilis siyang ma-spread. And konting product lang is makakover na yung buong mukha. Araw-araw ako, guys. Araw-araw sa tinan ng buhay ko. Kung makikita nyo sa mga videos ko, lahat kong ginagamit is yung salicylic na Beauty of Joseon and yung Cosar X na salicylic din retinol. Yun yung lagi kong ginagamit, guys, para anti-aging. Yung skin maging glowing yung skin ko. Anti-aging. Hindi mag
mag-form ng wrinkles, yun, pinaprevent ko na siya. So, yung mga lagi kong pinipili na ingredients is, yun yung lagi yung target, anti-aging. So, guys, ito, medyo kinakabahan ako sa paggamit na itong glycolic toner, guys, kasi kapag bumibili ako, guys, laging salisilic lang, kasi sa salisilic, hindi siya masyadong matapang na exfoliating ingredients. In-exfoliate niya yung surface ng balat, no? And then yung deeper layer of the skin. Ito kasi si glycolic is sa surface lang. Surface lang siya, pero medyo matapang na exfoliating. Ang pinaka sa mga nababas ko and research ko, pinaka okay na exfoliating actives is yung lactic acid, kasi bukod sa nag-exfoliate siya, nakapag-exfoliate siya ng skin, nakaka-anodin. Moisturize din siya ng skin. Hindi mag-iiwan yung skin mo na magbabalat or magiging irritating or umumula yung skin mo. So, sa lactic acid, siya, nakaka-moisturize siya, pero nakaka-exfoliate. So, itong consistency is very watery-like lang din, pero hindi siya yung parang tubig talaga. Medyo malamig siya, pero watery siya. Yan, guys. Kung mag-i-skincare kayo, guys, ko lang talaga kasi sa mga tip ko is i-direct nyo na sa skin na kasi nakaka-budget pa sa pabili ng cotton and product na ilalagay nyo sa cotton, yung sa cotton na lang napupunta, hindi sa skin nyo. So I just parang gusto ko i-maximize or magamit lahat ng product na binili ko na mapunta sa skin ko. Ayun lang, guys. And next, hindi ko sure kung gagamit pa ako nito, pero sige, gagamit na lang. Hindi siya hype lang, guys. Hindi siya overrated. Hindi ko alam kung na-hype pa tong product na to, kasi lagi isa to sa mga nakikita ko na nire-recommend. And as in, napakaganda niya. Akala ko hype lang siya. Pero maganda siya. Kung pites, lagi ko kasi itong nakikita na nire-recommend na maganda daw. Pero ito, kung balak nyo bumili ng ganito, Beauty of Joseon si Ginseng Serum, ito yung bilhin nyo. As in, hindi kayo magsisisi. Napakaganda niya, napakalambot sa mukha, nakaka-moisturize skin. So, yun. Guys, next is yung cream natin. So, ang gagamitin kong cream na yun is ito. Ubusin ko na siya. Snail White Cream. Alam nyo, guys, ba't ako na sa mga cream ng Snail White? Kasi sila, sila yun. May kasamang SPF 30. So, may kasama siyang SPF 30. Yun yung nagustuhan ko sa mga cream ng Snail White. May kasama ng SPF 30 and ayun, maganda kasi pag may mga SPF 30, guys. May mga SPF, mga sunscreen protection na. Kasi, parang protect natin yung balat na protect sa araw. My best friend, sunscreen. Laging mga nare-recommend ng mga derma, mga skincare enthusiasts. Ano magagawa ng sunscreen sa skin nyo? It will change your life talaga. It will change your life and it will change your skin for the better. So, yun, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video ko, no? And I will... nalagay na ako. Pakaligo ko lang, eh. Nalagay ako na itong po. Kasi nakakabango siya ng buko. Low, guys. Super healthy niya tingnan. Ito ang lambot sa mukha. Yung pinamitan ko ng Purita Centella, mas lalong lumambot yung mukha ko. Nakakalambot siya, and as in, ang ganda talaga ng Centella Asiatica. Inaano ko sa sarili ko, bakit ngayon ko lang nakilala yung Centella Asiatica. Sana matagal ko na siyang nakilala. Para, diba, mas lalong naging okay yung skin ko. And naging moisturize.
siya. Sa loob lang ako ng bahay. Pero I always use brush. I feel so extra today. So siguro guys, kung marami lang akong pera, matagal ko nang nabili yung ano, yung Estee Lauder. Yung talaga yung pinapangarap kong mabili. Estee Lauder na serum nila. Anyways, dadating din yun.